Hello guys, good morning. So magla-live po ulit tayo ngayon kasi kagabi ang ating live video is nagba-buffering. Gawa ng mahina ang ating connection sa aking room. Good morning guys. So ulitin ko ng aking live video, live streaming ngayon with regards to my discussion about the topic, subject, and the object particle sa Korean language and sentence construction. Salamat po sa aking 1,000,000 viewers. So, but before anything else, i-share ko muna sa aking Facebook itong aking live streaming. Panood ng ating mga Facebook friends. Facebook friends. Ayan. So, magla-live video tayo ng 1 hour. 1 hour. 1 hour. Ayan. Ayan. Sayang ang aking share to my Facebook. Share. Thank you sa aking 2 viewers. So, kagabi ang live streaming ko is nagbabuffer. Sayang ang aking effort kagabi. Kasi nagbabuffering pala ang aking live streaming. So, halos din naman hindi ang aking discussion. Putol-putol. Putol-putol lang aking pagsasalita at lahat ng aking sinasabiin ay hindi ugma, hindi tugma dun sa sinasabi ko, dun sa ginagawa ko. Okay, so let's start. So kagabi, ang aking discussion was the Korean particles. Siguro mas maganda ng landasan. Ako lang pang dito, no? Yung mga kasamahan ko sana. Hindi sila mag-music. Wala akong achieve na. Okay. So, okay na. Ito. Uulitin ko lang aking discussions kagabi, guys, about sa mga topic marker na ginagamit sa Korean language. But before anything else, sa pag-construct ng Korean language, nauuna ang subject. 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 Then, object. Then, verb. No. Sobrang mataas ba? Subject. Yan na lang. Then object. Then verb. Yan sa English, sa Korean formation ng pag-construct ng sentences. Pagdating sa English naman, sa English, ang verb nasa gitna. So, sa Korean, subject, object, then verb. Let's say, for example, Ram. Pangalan niya is Ram. Ram. So, kapag gamitan natin ng subject particle, Rami. 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 Sagwa. Sagwarul. Sagwarul. So, ito yung object particle. Mogoyo. Hindi maganda yung kakasulat ko, no? Rami, Sagwarul, Mogoyo. So, ito yung
subject, subject particle, then object particle, then verb. Subject, object, then verb. So hindi pwedeng pagpalitin itong role sa kasa-i. Kasi once na binagpalit mo itong role sa kasa-i, magiging rami role sa sagwaga mogoyo. Ibig sabihin, si Ram, kinain siya ng sagwa. Pagpalitin mo itong mga topic marker. So be careful, kailangan marunong kang umalam kung ano yung subject marker, object marker, para hindi sila magkapalit-palit, no? Always the subject nasa unahan, the object lagi nasa gitna, and the verb nasa dulo, no? So that's the example of Korean construction ng ilang sentences. Subject or verb, object and the verb. Now, anong pagkakaiba ng, uulitin ko lang yung aking discussions kagabi kasi hindi maintindihan gawa ng nagbabuffer ang aking connection sa aking room, or siguro nagkakaproblema, siguro ang wifi connection kagabi gawa ng malakas ang hangin sa labas ito sa Gwangtan, Paju, South Korea. Umulan kasi kagabi sa aking area. So, topic marker is nun and un. So gagamitin mo ang topic marker, lagi nasa unahan din yan, gaya ng subject marker. Gamitin mo itong topic marker pag yung subject o yung pinag-uusapan is siya talaga ang pinag-uusapan sa buong kwento. So, sabi dito sa English, the topic marker is the name implies, designates the topic of the sentence. O siya yung talagang topic ng buong sentence. Not every sentence has to have a topic marker. However, rather, the topic marker appears when wants to stress a new topic. Think of how when making introduction, halimbawa, introduce me yourself, Jonun, Alex Sumida. So always use the topic. Jonun, Jonun. Always use the topic. Okay? So, ang isa naman is subject. Subject. Subject marker. Or particles. Yun, pares lang yan. Hirap magsulat pa lang. Subject marker or particles. The subject marker naman is the I and ga. Take note guys, itong dalawang marker, I and ga and nun and un is always nasa unahan. Sila ina-attach after the subject or the topic. Okay, and the third one is object marker. Madali lang kasi tatlo lang sila, subject, object, and the topic. Ul and rule. Ul and rule, yan the object marker, yan ang lagi nasa gitna. So hindi siya pwedeng magpalit doon sa subject or topic kasi may iba ang ibig sabihin ng sentence mo pag pinagpalit-palit mo yung saan-saan mo nilalagay ang kanilang mga marker. Okay, ngayon ang tanong. Kailan naman gagamitin itong nun, un, iyong saka nun? Kailan mo gagamitin ng dalawa? Ngayon, itong topic marker, gamitin mo itong nun kapag yung syllables mo is nag-e-end siya ng vowel. Ito naman kapag nag-e-end siya ng consonant. Yung syllable mo is nag-e-end siya ng consonant, gagamitin mo tong un. Likewise dito, sa subject marker, kapag yung syllables mo is nag-e-end siya ng consonant,
nag-end siya ng consonant, gagamitin mo tong E. Pag nag-end siya ng vowel, gagamitin mo tong ga. Okay? Ganun din sa object marker. Kapag ang object mo is nag-end siya ng consonant, nag-end siya ng consonant, gagamitin mo tong ul. Ul. So walang space yan guys ha, dire-diretso, dikit-dikit sila. Ul. Then kapag nag-e-end siya ng vowel, gamitin mo itong rule. Rule. Magandang connection mo dito sa pan, sa magandang connection mo dito sa kusina kasi hindi siya nagbabuffering, tuloy-tuloy. Hope na hindi na magbabuffer para tuloy-tuloy ang aking connection, unlike kagabi na. Okay. So that's the difference between the topic marker. Gaya ng sinabi ko kagabi naman, ginagamit itong topic marker sa reasoning contrast. Feeling ko hindi naintindihan kagabi kasi buffering. So, ginagamit itong topic marker sa reasoning contrast. Let's see for example, sa factory, tatanungin ni Amo. Tatlo ko yung employee. Tapos pang-apat si Amo. Si Amo tinatanong, sinong kumain dito? Let's say this is a tawag nito, banana. Let's say this is a banana, no? Banana. Sinong kumain dito sa saging? Tatanungin yung tatlong employee niya. No. Sinong kumain dito sa saging? Ang tanong ng employee 1, Jega. Ang tanong pala ni Amo, Nuga mo gusto. Sino kumain? Nuga. Take note, ginamit niyang particle is sa subject particle. Nuga mo gusto. Sino kumain? Ang sagot naman ni employee 1, Jega. Jega mo gusto yo. Jega mo gusto yo. No? Tapos ang sagot ni employee number 2, Jega mo gusto yo. Ako kumain. Tapos, bilang ikaw, para tama ang magiging sagot mo, na hindi ikaw ang kumain, hindi mo pwedeng sabihin na Jega amo gosoyo. Kailangan, ang sasabihin mo, gaya ng sinasabi ko, itong topic particle is ginagamit sa reasoning contrast. Reasoning contrast. Kanda bulol-bulol tuloy. Reasoning contrast. So, kailangan ng sagot ni employee number 3 is chonun. Chonun amo gosoyo. Hindi ko kinain. Hindi pwedeng sabihin na Jega an mogosoyo. Take note, ang tanong ni Sajang Nim, Nuga. Nuga mogoso. Nuga mogoso. Tamang sagot ni employee number 1, number 2 na Jega. Jega an mogosoyo. At tama rin ang sagot ni employee number 3 na Chonun. Chonun an mogosoyo. Chonun an mogosoyo. Hindi niya pwedeng sabihin na Jega an mogosoyo. Kailangan chonun an mogosoyo. Kasi contrast yung reply niya o yung sagot niya na hindi siya ang kumain. Hindi siya kumain. So kailangan lang sasabihin niya is Jega chonun an mogosoyo. Okay? Yan ang mga diniscuss ko kagabi. Nasayang lang kasi nagbabuffering ang ating connection. Meron din mga conjugation doon eh. Haba pa naman, isang oras ng discussion ko sa conjugation. Conjugation of yo. From verb stem to yo form and the sumnida. Sumnida form, conjugation. Ulitin ko kaya dito, no? Sa next na kwan ko na lang yan. Sa next na vlog ko na lang yan. Kasi ang aking title, it's all about the basic Korean words and pag-construct ng sentences and grammars. Basic Korean. Sobrang mataas. Basic Korean words. Actually, meron akong pan dito. Reference. Kasi kung wala tayong reference, is mahirapan tayo mag-discuss. Kaya dito.
irum. Irum, so this is a basic, very basic pagawa. Irum, irum. Irum, irum, irum. Room, irum is name. Name, irum is name. Name. So pag gamitan mo ng subject marker, what is your name? What is your name? Irumi. Irumi, irumi. Mo. Mo, yeah, yeah. Irumi, papansin nyo itong subject. Subject marker. Subject partner ni. Yung isa is ga. So, hindi mo pwedeng gamitin yung ga. Hindi mo pwedeng gamitin yung ga kasi naglalas yung syllable mo ng consonant. May patching. Patching yung nasa ba. No? So, pag ganyan, consonant, yung last syllable mo, nagamitin mo is E. E, no? So, irumi mo yayo. What is? Lumalabas na itong subject particle is your name. What is your name? Name. Name is irum. Name is irum. What is your name? Pero mostly sa ang tinuturo ng mga Korean school sa Pilipinas is nika and imnida. Irumi mo shinika. Mo shinika. Irumi. Irumi. Mo. Shinika. Yan. Yan mostly tinuturo ng mga Korean teachers sa Pilipinas. Irumi mo shinika. So, nika, pag nika, is this is a declarative form, patanong. Irumi mo shinika, what is your name? Hindi mo pwedeng sasagutin na Alexu, Alexu in El Alexu in nika. So kailangan mo sagutin na ito pala is interrogative, interrogative form kasi question mark patanong, interrogative form patanong. So hindi mo siya sasagutin na Alexu, Alexu in nika. Kailangan sagutin mo siya ng declarative. Let's say my name is Alex. So Alexu. Hindi pala maganda yung aking penmanship. Alexu. Alexu. So, ano ang pan nito? Ano ang particle na gamitin natin dito? Kasi ang tanong niya is subject. So, kailangan subject. Subject. Eh, since naglalas siya ng yung last syllable niya is vowel, gamitin natin particle doon sa subject is diga. Alexu ga. Alexu ga. Alexu ga inida. Inida. Period. Alexu ga inida. Alexu ga inida. Okay? Pag kailangan mo talaga ng perfect sentence, je irumi. Je irumi. Alexu ga inida. Okay. So that's a very important thing na kailangan mong alamin itong irum. That's irum. Sa para sa introduction. Ang next na words natin is onu. 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 Which means which. Which.
which ono. Ito ang kadalasang ginagamit sa patanong. Ono nara saramini ka? Ono nara saramini yayo? Pero minsan nakakarinig din ako ng odi. Odi. Odi is where. Nakakarinig ako ng ganito sa ibang bang. Ibang Korean. Kaya ng amo namin, tinatanong niya, odi, odinara, odinara. Yun ang tanong ni amo sa iba. Pero mostly, ang ginagamit is ono. Ono nara. Which country are you from? Which country? Ono nara, which? So, take note guys, which is ono? Okay, gamitan natin ang sentence. Ono. 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 Mahina pa ako sa writing skill, kaya hindi maganda ang aking penmanship guys. Saram. Dito ako mabagsak sa writing skill. Pagdating sa exam kasi mahina ako sa writing and spelling. No? Okay lang sa listening and reading. And talking. Pero sa writing, doon tayo bumabagsak. Kasi mahina ako sa spelling at saka penmanship is not good. Ono. Ono nara. Sarang iyayo. Ono is which? Which. Nara is country. Nara is country. Saram. Saram is people. Yung sarang is meron ding ibang tawag yan, myong. Myong. Sarang and myong is the same. Which country, people? People, country, which? So, pag gawan mo ng sentence yan, which country are you from? Which? Country are you from? Ono nara sarami yeyo? Ono nara sarami yeyo? Which country are you from? No? So, kailangan talaga guys, lalo na yung mga baguhan, yung mga nagtatanong dyan sa Pilipinas, sa akin na mag-discuss ako ng vocabulary, kailangan talaga, obligadong mag-memorize ko yung vocabs, daily. Hello po, Ma'am Jong Vlog. Salamat po, Ma'am Jong Vlog. Hindi siya, ma'am. Parang si Sir to eh. Si Sir. Sir Jong Vlog. Aking mga friends sa aking YouTube. No? So, which country are you from? Ono nara. Ono nara sarang yayo. Ono nara sarang nika. Sa mga Korean school dyan sa Pilipinas, mas silang tinuturo nila is nika and nida. So, pag gamitin natin ng nika, ono nara sarami nika. Ono nara sarami nika. Chunun, Philippines sarami nida. Chunun, sagutin natin. Ono nara, which country are you from? Chunun. Chunun. Chonun. Philippine. Philippine. Chonun, Philippine. Saram. Inida. Inida. Ito yung Philippine Saram and Nida. Salamat po, Jong Vlog. Kaibigang Jong Vlog sa pagdalaw sa aking huge live streaming. Babawi ako sa'yo pagdating ng pagkatapos ng aking live streaming. Kasi isang oras ng live streaming ko lang to guys. Okay? So, take note guys. Ito, ono. Ono which and then inara is country. Which country are you from? Next. Para makarami tayo. Actually, marami pa akong i-discuss eh. Kadalasan kasi napapagod lang ako sa aking daily work dito sa Korea. Kaya hindi ako nakakapag-upload or nakakapag-live video sa aking channel. Which country? Okay. Hintay sa iba. Ibang lecture.
Annyeong. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Na-discuss mo na yan sa mga. No. The difference between the goodbye no annyeonghaseyo and annyeonghaseyo and annyeonghaseyo annyeonghaseyo. Okay, anong difference ito guys? Annyeonghaseyo. These are both goodbye. Parehas nito is, ang ibig sabihin ng dalawang to is goodbye. 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 Itong dalawa to is goodbye. Nga lang, ang pagkakaiba, annyeonghaseyo, magsasabi lang nitong goodbye kapag ikaw yung naiwan sa place. Sa place na kung saan may magpapaalam. Halimbawa, dalawa kayo. So, ang magsasabi, since ako, halimbawa, ako ang maiiwan, tapos siya ang aalis. So, ang sasabihin ko sa kanya, annyeonghaseyo. Ha is go. So, annyeonghaseyo. Kasi, ako yung naiiwan, tapos sila yung aalis. So, goodbye. Annyeonghaseyo. Ha? So, madali lang. Take note nyo lang yung ha. Ha is go. Kada. Kada is go. Ka. So, ang sasabihin mo is, annyeonghaseyo. Ang magsasabi naman ng annyeonghaseyo is yung aalis. So, since ako yung naiwan, siya ang aalis. So, sabihan niyang annyeonghaseyo. Goodbye. Both, ang ibig sabihin nito is goodbye. So, pinagkaiba lang, kapag ikaw yung naiwan, siya yung aalis, ikaw ang magsasabi ng annyeonghaseyo. Ka. Ka, guys, go. Annyeonghaseyo. Then, kapag siya naman yung aalis, so, siya magsasabi ng annyeonghaseyo. So, ito yung umalis. Tapos, ikaw yung naiwan. So, yung umalis, ang magsasabi ng annyeonghaseyo. Then yung maiiwan, siya ang magsasabi ng annyeonghaseyo. So that's the difference of annyeonghaseyo and annyeonghaseyo. Okay. Next na, discuss natin. Dami kong books dito na Korean language. Pero okay. Ito. Very important sa factory natin. Ne. And anyo. Ne. Or ye. Yeah. Meaning, itong dalawang to is yes. And this is no. Yun. Ne or ye. Yes. Anyo. No. No. Annyo. Ne. Ye. Yes. Ngayon, ano naman ang pinagkaiba nitong ne at saka ye?
Ano ang pinagkaiba ng ne at saka ye? Kumbaga sa Tagalog, ang ne is opo. Ang ye is oo. Ne. So, mas magandang gamitin pag sumugot ka is ne. Kasi mas magalang itong ne sa kaye. Ne. 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 Opo. Kapag ka-level mo lang, yung mga best friends mo, singgo, or yung mga family mo, mga kasama mo sa bahay, gamitin mo lang itong ye. Ye. Magoso? Kumain ka na? Ye. Pag si amo mo naman, magoso? Ne, magoso yun. Ne, ne. Pero kapag Korean na nagsasalita, kasi Korean talaga is de. Language nila yan. Naririnig mo is de. 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 Kasi yung dila nila, parang dumidikit yung dila nila sa ngipin. Ne. Ne or de. De. Ne, de, 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 ne, de. The same. Pronunciation lang. So yung pagsasalita nila is nagiging de instead of ne. Ne, de, de. Gawa ng sobrang bilis nila magsalita. Ang naririnig mo tuloy is de. De instead of ne. No? So same lang ibig sabihin yan. Baka malilito kayo. Ano kaya yung de? De and ne. De and ne is the same. Pagkakaiba lang is speak fast. Ne, de. Even some foreigners na very fluent sila sa Korean language, nagbigkas nila lang, de. De. So, pag ikaw naman nagmamagaling ka na magsalita ng Korean language, pwede mong gawin to, de. De. Ne. So, yun pinagkaiba, ne at saka ye. Ne is opo, ye is oo. So, mas magandang gamitin tong ne sa factory para looking magalang ka. Anyo, no. So, take note guys, itong ba? Basic. Basic lang to. Wala pa tayo sa level 1. Level 0 pa lang naman ito. Next na di-discuss ko is iso. Isoyo. Is. Isoyo. Is. Isoyo. Or isumida. Is. Sumida. Next is opsoyo. Opsoyo. Or opsumida. Opsumida. Okay. So, anong ibig sabihin ng isoyo? Saka isumida or isumida. This is the yo form and this is the nida form. Yo form, nida form. So, ang ibig sabihin ng isoyo or isumida, there is. Or meron. 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 There is. There is. Or existing siya. There is. Ang opsoyo naman, opsoyo, is wala. Wala or there isn't. There is not. There is not. No. So, pagdating sa pansa Korean lecture dyan sa Pilipinas, sa mga school school for Korean language dyan sa Pilipinas, nida, nida, nida. Nida and nida ang ginagamit nila. So, hindi ka makakarindang ng yo form. Isoyo, opsoyo. Pag nagtatanong ka naman, pag nagtatanong ka, isoyo? 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 Or, ito naman, gamitin mong nida form, isumika? 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 Ne, isumida. Isoyo? Ne, isoyo. Okay? Dito sa
Opsoyo noon. Opsoyo? Tapos, Opsunik ka? Opsunik ka? Ne, Opsunida. Wala po. Ne, Opsunida. So, that's the Opsoyo and the Isoyo. Very basic na kailangan mong alamin kapag nagbabalak ka mag-abroad dito sa Korea. Okay. Next na i-discuss natin. Titingnan lang natin yung mga very basic muna. Honorific following greetings. Wala. Inom lang ako ng tubig, guys. Uhaw ako. Mogi. Mogi man layo. Thirsty. Mogi man layo. Mogi man layo din. Uminom mo ng tubig. Murul masyo yun. So next na i-discuss natin is para wala gaanong pan dito. Pang level 1 to. Ganito na. Level 0. Level 0. Level 0. Dito natin, dito tayo sa verb. Verb, kada, kada. Kada is go, kada. Gaya ng diniscuss ko, base, itong conjugation ng verb stem to your form. Kada, kada, kada. So, ang verb stem ng kada, this means go. This is a verb. Alam naman natin ang verb is an action word. So, go. Kada is go. So, ang verb stem ng kada is ka. Ka. So, i-conjugate natin ng yo. I-conjugate natin ng yo ito is kayo. 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 That's the conjugation of your form. From verb stem to your form conjugation. So, pagdating ng pa naman, nida form, ang conjugation ng ka sa nida form is kam nida. Kamida. So, pares lang ibig sabihin niyan. That is go. Next is sa. Sada. Means by. So, what's the verb stem ng sada is sa. Sa. So, conjugate natin sa yo form is magiging sayo. Sayo, and then sa nida form is samnida. Samnida. Next is tada. 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 Meaning to ride. To ride or sasakay ka, sasakay. Sasakay. So what's the tawag nito? Verb stem ng tada is ta. Ta. Your form is tayo. Conjugation and the conjugation to nida form is tam nida. Tam nida.
okay, na ganyan lang. Purahin natin. So, take note to guys, no? Kasi bubuhayin ko pa mag-upisa ulit kahit taas. Nahirapan ako sa pababa. Maiksingin ating mga pulso. See. So, dito naman tayo sa hada. Hada, no? Conjugation of hada. Hada to hada. Hada. So, kapag i-conjugate ang hada into yo form, magiging he. Heyo. Heyo. Hindi pwedeng sabihin na hayo, no? Hindi pwedeng sabihin na hayo. Okay? So, pag i-conjugate naman natin itong hada into nida form, hindi siya pwedeng sabihin na hemnida. Hindi siya pwedeng sabihin na hemnida. Kailangan i-carry niya pa rin yung pagdating sa nida form, kailangan i-carry niya pa rin yung verb stem, no? Dito sa hada. So magiging ham nida. So this is correct and this is wrong. Ham nida. It's not ham nida, it is ham nida. So ma-apply lang itong he kapag yo form ang gagamitin mo. Conjugation to yo form. Next. Kongbu hada. So ang conjugation nito into your form is kongbu heyo. Kongbu heyo. And the nida form is kongbu. Kongbu ham nida. Conjugation into your nida form. Kongbu ham nida. Okay. Oh, ang ibig pala sabihin ng kongbu ham nida is to study. To study. Okay, guys. Next is sarang hada. So, ang conjugation nito into yo form is sarang heyo. Meaning nito is to love. No, to love. Sarang heyo. And conjugation ng sarang hada into nida form is sarang hamnida. Sarang hamnida. Para pala sinibig sabihin itong to love. No? Para pala sinibig sabihin yan is to love. Sarang hamnida. Naging eraser ang tissue. Wala pang nakikitang eraser sa Daiso. Tissue. Naubos ko yung tissue ng mga Juma sa Hajan Seal. Hajan Seal meaning sa CR. Hembok hada. Hembok heyo. Okay. Hembok heyo. Hembok heyo. Hembok hada. Hembok hada. Meaning nito is happy. 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 To be happy. Hembok heyo. So, ang conjugation nito into your form is hembok heyo. Hembok heyo.
And then NIDA form is hembok. Hembok. Ham. NIDA. Hembok ham NIDA. Happy. Hembok heo. Hembok heo. Hembok heo. Hembok heo. To be happy. Bewo na, bewo yo, bewo yo. Okay, that's the conjugation form. So, sabi naman dito, a verb stem. A verb stem na, na may, ang verb stem na naglalasa u and add the oyo. Okay? Verb verb ending stem, verb vowel ending stem, vowel ending stem, vowel ending stem, u, and add, anong i-add natin? Oyo, oyo. Sabi dito, pag yung ending stem mo is u, kailangan daw dagdagan ng oyo. So, bigay tayo ng example. Beuda, beuda. Example. Beuda. Beuda, beuda, beuda. Meaning, beuda meaning learn. Beuda. So, ano ang verb stem nito, verb stem nito, itong beuda is beu. Beu. So, anong sinasabi dito? Kapag ang verb stem is naglalas ng u, kailangan dagdagan ng oyo. Oyo. So, plus. O, kailangan laging merong ito, oyo. Is equal to. So, pag pinagsama mo itong dalawang to, automatic mawawala na ito yung iyong. Iyong. So, magiging pe. O. O be. Oyo. Pe oyo. Magiging be oyo. Pe oyo is to learn. Meaning is to learn. Learn. Learning. Pe oyo. Be oyo. Hangumarul be oyo. Hangumarul be osoyo. Filipino, so ang umarol, bewo, soyo. Next is a verb stem na naglalas ng P. P. And add chuwo, siwoyo, siwoyo. Drop P. Okay. Verb stem. Sabi dito. Sabi dito, ending verbs or adjectives. Ending verbs words or adjectives may 12 minutes na lang tayo natitira. Ending verbs or adjectives na may piyok. So kapag yung ending verbs or adjectives is P, drop P, and add woyo, and add woyo. Sabi, ending verbs or adjectives na naglalas siya sa P, tatanggalin daw, tatanggalin, mawawala itong P, then ang papalit itong boyo. So example is oryopta. Example is oryopta. So ang difficult
this is difficult or your test is difficult. So sabi dito, kapag ang last stem niya is a ending stem niya is a tio or yok. Pag ang last stem niya is piyok, mawawala. Mawawala daw itong, tatanggalin natin itong si piyok at papalitan natin ng woyo. Or yo woyo. So, that is difficult. So, yan ang conjugation ng verbs or adjectives na may piyot sa last term niya. Korean Labs. Hello, sis. Hello. Oh, nandito yung aking mga friends. Si Korean Labs Pinay. Saka si yung vlogs. Salamat po sa pagdalaw sa aking kailangan ko makabuo ng isang oras na live video ngayon. So, Oreo Woyo. Ito ang aking pinag-aaralan. Korean language kasi. Ang hirap mag-aral pag hindi ka talaga mag-aral. So, Oreo Woyo. So, salamat po sa pagdalaw, Ma'am Korean Loves Pinay. Alam ko si Korean Loves Pinay is nandito rin sa Korea yan. So, alam ko hanggang malsari din yan si Korean Loves Pinay. So, kasi Sir Yong Vlogs. Wala ko lang. Trying hard lang ako, kaibigan. Oreo Woyo. So, yun ang sinasabi. Kapag naglalas siya ng piyok or P, ang sabi, papalitan siya ng woyo. So, Oreo Woyo is difficult. Oreo Woyo is difficult. So, next example is Shipta. Hirap explain naman ito. Shipta. So, sabi dito, nag-last siya ng kwan, piyo. So, magiging she. Nawawala na yung piyo. She woyo. Meaning, is easy. Easy. She woyo. Easy. No? That's easy. So, ganyan lang kadali yung conjugation. Alam mo lang yung mga rules. Rules of conjugating, then hindi ka mahihirapan sa pag-conjugate into your form, itong mga verb stem or adjective stem into your form and the nida form. It's very easy. This is just a level 0, wala pa tayo sa level 1. Pag sa level 1 or level 2, medyo madugudugong ba na to? Madugudugong labanan na to kasi it's a conversation grammars. And constructing of sentences. Okay, dokta, chupta means cold, malamig, cold. So sabi doon, mawala itong P, papalitan ng woyo. Chuoyo. Chuoyo. Hindi cold. Then next is tokta. Hot. Mainit. Tokta. So, kapag i-conjugate natin into your form, mawawala itong piyo, papalitan ng salamat po sa aking dami na ko ng viewers ha, 4 million viewers. Salamat po sa pagtambay. Oh, nandito si Madam Lady CR, ang magaling sa mathematics, mga polynomials, my favorite subject when I was in college, my major subject. Pero hindi ko na na-practice kasi nag-South Korea factory ako, South Korea. Favorite ko yung mathematics, no? Mas favorite ko yung mathematics kaysa Filipino subject, English subject, mga history. Si Sir John Vlogs.
Docta. So, actually 6 minutes na lang ako, guys, kasi magsisimba ako mamaya. Iwan mo lang, may simbang yun. Dohoyo. So, palitan natin itong Dohoyo into Docta into Dohoyo. So, ito yung yo form niya. Pero pala, pag ginamit ito, i-conjugate natin yung itong chupta into nida form, hindi na mawawala itong mga piyo. Chupsum nida. Topsum nida. Ang conjugation into nida form. Nangawit natin mga kalaman. Dami ko palang pan. Dami ko palang verb stem na i-discuss. Okay, so ang next na one natin is ending verbs or adjectives with a o and their vowels in a o. Majayo. Anjayo. Na-discuss mo na ito. Sarayo. And then, arayo. Discuss mo na ito kagabi. Ending verbs. Ending verbs with. Their vowel add ayo. Sabi, ending verbs with a and o add ayo. Let's say for example, anja, anta. So ano yung ending verbs niya is a. Ending verbs niya is a. So, sabi dito, pag ang ending verbs niya is a or o, then dagdagan ng ayo. So, magiging, ang conjugation niya into ayo is anjayo. Okay? So, hindi siya pwede, since walang O dito, kailangan lagyan ng O. Kasi hindi siya nagiging correct spelling. Hindi siya nagiging dependent pag walang iyong. Yeah, laging may iyong. Iyong is or NG. Next example natin is salda. No. Salda majayo. Matta. Anja is to sit. This is to sit. Sit. Upo. Then matta. Matta. So, ang ending verbs niya is a. So, magiging majayo. 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 Ending verb is majayo, which means majayo is correct. Correct. Yo, this is correct. Correct. Majayo. Then, try natin itong live salda. Salda. Ang ending verbs niya is a. So, magiging sara. Sarayo. Is to live.
kulit saray. Next is Alda. Alda. So, ending verb niya is a. Naging ara. Yo, is to know. Nasa level 0 pa rin tayo guys, no? Wala pa tayo sa level 1 or level 2. Actually, nakapag-exam na ako dito sa Korea hanggang topic 2. Topic 2. So, gusto kong i-upgrade ang aking topic exam hanggang level 4 or level 3. Kalang, walang ba? Walang exam ngayon sa Korea. Kawa nang hindi pa na-resolve yung problema natin sa buong mundo. So far, so good. Hanggang dito naman na guys ang aking live streaming. Salamat po sa akin dito si Samunin Villanes channel. Anong sa iyo? Salamat po sa pagtamsak, Ma'am Jane, Ma'am Villanes. Nakita ko po yung video mo na bumibili ka ng cellphone sa Gambyong. Kahit ako gusto ko na rin bumili ng cellphone sa Gambyong or sa Yongsan kasi nasisira na yung aking mga cellphone. Ganun din itong computer ko, kakaayos ko lang, kakakulikot ko kagabi. Kaya naayos ko, nagamit ko ngayon sa aking live stream. Si Ma'am. Saka si Pakulanang. Oo, si Yaya Margie. Vlog. Oh, daming ko. Ninja. Salamat po sa pagbisita ng inyong mga ninja, guys. Itong si Clinton Robles. Itambay ko. Sino ba yung Clinton Robles? Ito yung mga organic friends ko eh. Korean Love Pinay, John Vlogs, assist ni Korean Pinay, Korean Loves. Si Korean Loves din to. Thumbs up done. Itambay ko sa ninja. Clinton Robles. Lady CR. Si dami ng ninja. Buti pa kayo dami ng ninja. Salamat po sa pagtambay guys sa aking live streaming. So, sabi ko kanina, isang oras lang ako sa live, magla-live kasi kailangan ko makabuo ng isang oras ngayon. Thank you for watching and pagtambay sa aking short live streaming guys. Salamat and sarang heyo guys. So, kita-kita sa ating mga task. Thank you, bye-bye. Sarang heyo, sarang hamnida.